ay, napakamahal eh. Kaya umaaray na rin yung mga ibang sakay namin kasi hindi namin nag-aircon. Mahina na nga pasada, tapos taas pang ano, taas pang presyo. Ito ang reaksyon ng ilang motorista kasunod ng isa na namang pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo kaninang umaga. Sa pag-aaral ng GMA News Research sa presyo ng gasolina mula nitong January hanggang May 22, 6.50 na ang net increase kada litro sa presyo ng diesel at 6.70 naman sa kada litro ng gasolina. Dahil sa patuloy na paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo, iminungkahi ng ilan tulad ni dating Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban, suspindihin ang koleksyon ng 12% VAT. Sa kanyang column sa Philippine Daily Inquirer, pwede raw magpasa ng batas para suspindihin ang 12% VAT kapag pumalo na o lumampas na ang presyo ng krudo sa $63 kada bariles. Sa ngayon, $70 na ang presyo nito. Sabi ng Malacanang, naghahanap naman na ang administrasyon ng ibang bansang mapagkukunan ng langis bukod sa Middle East. Kung ang China umaangkat sa Amerika, bakit hindi rin tayo umangkat? Halos pareho naman ang distansya dyan, no? Kasing layo rin yan sa Middle East, no? Ang gusto naman ng ilang senador, suspindihin na ang train law. Pero ayon sa Department of Finance, kailangan ng panibagong batas para magawa ito. At kung gawin ito, mahihirapan daw ang pamahalaan sa pagpapondo sa iba't ibang proyekto tulad ng libreng tuition at pagtataas ng sahod ng mga guro. Meron naman daw self-executory provision ng train law na kapag pumalo na sa average na $80 kada bariles ang langis sa world market, sususpindihin na ang excise tax para sa 2019. Pero mananatili pa rin ang excise tax na kinokolekta ngayong taon. Mungkahi naman ni Senator Bam Aquino, i-roll back na lang agad ang excise tax sa krudo. Masyado para matagal ang 2019. Ang National Wages and Productivity Council, pinag-aaralan pa ang panawagan ng ilan na taasan na lang ang sahod. October 2017, nang huling nagkaroon ng aumento sa sweldo, ang mga manggagawa. Sa ilalim ng batas, kailangang may isang taong pagitan ang anumang panibagong dagdag sweldo. Pinag-aaralan ngayon ng konseho kung ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at mga pangunahing bilihin ay maituturing na supervening condition para mabali ang patakarang ito. Pero sabi ng NWPC, kailangan tuloy-tuloy sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan ang pagtaas ng presyo. Recently nga mo, nag-revise ng outlook yun pong ating mga experts at sinasabi nila na they would anticipate that the prices would peak by the third quarter of this year and then sa last quarter po mag-inexpect na mag-normalize. And in fact, na-breach na po yung 2-4 inflation targets. May mga kailangan din daw isa alang-alang bago pagbigyan ng petisyon tulad ng kakayanan ng mga negosyo na magbayad ng dagdag na sahod. Posible rin daw nitong mapataas lalo ang inflation. Ilang militanteng mambabatas na ang nagain ng panukala para itaas sa 750 pesos ang minimum wage sa buong bansa. Kalam ng Sikmura mula apare hanggang sulo ay pare-pareho. Kaya napapanahon na hinahamon natin si Pangalong Duterte gawing makatotohanan ang kanyang sinasabi na mayroong pagbabago lalo't higit dito sa usapin ng sweldo. No? May babala naman dito ang ilang mambabatas. Once that happens, we will bring down our economy. Why? Aalis na naman yung mga kumpanya na nandito sa Pilipinas because it will increase their cost of production. Emil Sumangil, GMA News.